na siya. So, nag-arrive lang this morning. Check natin. So, na-sanitize ko na siya. So, okay. Of course, safety. Safety first. Di tama. So, galing ito sa labas. Hindi natin sigurado. Okay. Affected yung ano. Ang galing ito. So, mga necessary precautions. So, tanggalin. Huwag natin tanggalin ito. Dito na natin tanggalin. Okay. Dito nyo naman ha. Okay, looks promising. So, ayan, OMX, mid-tech. Oops, ayos ang packaging. Okay, good. Pang gumana yung karton. Anyway, as long as na pristine yung nasa loob. Okay. We have here the protection, no? A shield. Welding shield. O welding mask. Pwede, mga hammock diver. Pwede. So, hindi rin ako tiwala rito, no? So, I ordered separate welding shield. Pwede, welding mask. I'm expecting to arrive this afternoon or maybe tomorrow kasi in case nga pala makita nyo, mapansin nyo, I'm wearing a coverall. So, safety first. Detestingin natin to. So, I might as well suotin ko na yung coverall, no? Para sa protection. So, kitang-kita nyo naman to. Kailangan ko yung coverall. Uy! So, nakuha yan. Uy! Secret! Ayos na to. Tingnan natin. Uy! Ayos naman. Although meron ako separate na tara dito, antik-tik. So, eto, pinabricate ko, pero opposite of my friend na welded. So, eto, mas matiba ito. Gawang-gawa siya, nagtagawa siya sa bearing. So, yan, hinilang nila. Kamaya ka. Ang libra to. Okay, pero siguro sa mga maliliit na ano, welding job yun. Next! Okay, handle. Okay, carry on strap. Okay, not to dwell on that. Next, oy, ito na. Oh, ito na yung libre. Kita ba? Okay. So, libre. FLUXCORE! Wow! Testing kita mamaya. Okay, mamaya na lang. So, include ko na yan pag during actual commissioning o tinatawag nila installation. Check mo na natin yung mga units. Ito na. Okay. So, we have it. Okay, as usual. Nakadikit siya. Okay. Ito yung mid gun. O mid torch. So, ito. Tayo naman. Ground. Although, technically, so, sa mga nagugulat pa kasi when you say ground, pag nakita niya may earth, ground na agad yun. So, although dito, so, wala na problema, installed na, o connected na. So, wala na. So, hopefully, that's promising. So, ito na. Yay! Ito na yun. Unit ba? Okay, aha, tingnan natin. Wow, parang dinikitan lang ng sticker. So, okay naman siya. Oh no. Tingnan natin. Yun. Okay, everything's okay. So far, so good. So, okay. Next is installation. Later. Okay, so far so good. So, install ko na siya, no? So, I don't want to bore you with yung pagpatanggal ng plastic niya. So, hindi na importante yun. Kung gusto niyo detail, you search other ano na lang, YouTube channels, no? So, ang important key points nandito, hawakan niyo maigi to. Pag hindi niyo pa nilalagay, tanggalin niyo to. Okay? Pasok niyo dito. And then, ibalik nyo. Okay. So, na-check ko na rin siya. Tama-tama siya para dito sa spool natin. No? So, wire spool natin. Sa size.
dadagdag ko lang, no? Before you switch on, kung ba lalagyan nyo online, okay, check nyo muna necessary precautions. So, check nyo muna. So, sa specification, okay naman siya. As per advertise. O nga pala, yung IP21, splash proof yan, ha? At least may idea kayo. Ang importante rito is yung input rating niya. Yung voltage niya, makikita niyo. Okay, ayusin natin. O nga pala, yung kanina, baloktot yung ano. Medyo bengkong yung unahan ng ano, syempre. So, common sense na lang, gagawin nyo, putulin nyo. Okay? Para pumasok. Huwag nyo pipilitin. Huwag kayong manghinayang. Huwag kayong manghinayang sa almost 2 inches na haba ng ano. Huwag kayong manghinayang, putulin nyo yun. Babara yun doon mamaya. Okay, ito yung key, ano natin, key points natin. 220. Make sure, just in case magkamali. Kasi yung iba kasi, saksak na lang. Eh, paano kung nagkamali yung delivery wanted? Okay, papalitan ng ano. Ano, very clear doon. Very clear. Okay, 220 kung wanted. Nagkaroon ng problema. Eh, wanted, no? Okay. Sumabog. Kaso nga, teka muna. Ba't nyo ba kinabit wanted? Eh, mali nyo. Kala namin 220. So, hindi ganun. Okay, papalitan siya. Kaso nga lang, sino bang maatrasado? O sino bang mahalanganin? Tayo, di ba? Kasi gigil na tayo sa ano natin. Project, eto na. Second. Okay. So, pinasok na natin siya. So, make sure, diretso na to. Okay? So, crucial din to. Okay. Na, ano lang, token of knowledge lang. Yan. Pasok niya, kasi para pagpasok dun, although flexible may masyado yun, no? O, ano, kaya lang ang barin, tutulungan din natin na maganda yung swabe yung pagpasok niya. So, ito, kailangan diretso siya. From then on, ito din, make sure na zero to. Okay, na-adjust na natin. We check the voltage. We check the unit. Okay, we check the cable. O nga pala, check natin yung cable. Okay, wala naman siguro. Okay, diretso yung muna natin. Okay, points. Okay, anong gagawin natin ngayon? Of course, yung iniintay natin lahat. Ano? Ito na. Boom! Yan na, mga kamakdiver. O na yan. Uy, tira mo na. Stop mo na. Hangin lang pala yun. I thought a putty cat. Okay, kinaba. Hangin lang pala yun. Kaya kakabahan, okay. So, ito pala dapat. Key points. Huwag muna kayo uminom ng kape. Sayinom ko lang ng kape. Okay, meron dito. Oh. Eh, so medyo ipitan nyo to. Check natin. On natin. Quick bar feeding. Check natin. Oy, hindi pala gumalaw. Tama-tama. Ito na. Oy. Harap natin siya. Lightings. Okay. Anong gagawin natin ngayon? Quick bar feeding. Common sense. Siguro, didiretso niya. Sige, testing natin. Oh, yun o. Uy. So, quick wire feeding. Okay. Nakapasok na panigurado doon. So, testing natin yung MIGA natin. O MIG torch. Yun na natin. Kung gumagana. Okay, gumagana. Oy. Wow, that's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Okay, antayin natin. Antayin natin para lumabas. Nako. 12 seconds later. Ang bagal niya palang labasan. That's what she said! Nang FLUXCORE. Okay. Okay lang yan. Okay. Shout out nga pala sa unit nito na pinanggalingan. Yung seller nga pala dyan sa may karuhatan. Okay. Hindi ko nga may mention yung store kasi hindi niya pa ako na-sponsoran. Okay. 12 seconds later. Tagal labasan ah. Mga misinterpret nyo ha, ginaganong ko lang ha. Okay, wala yan. Ibig ko sabihin para baka may sumasabit na konti doon. Kaya kailangan sineshake nyo. Okay, shake that body. Shake that body. Okay, antayin muna natin. Okay, advertisement muna sa ID. Pasalamat nga pala ako kasi actually
they help me sa mag-decide kagad kasi ang dami kong pinagtatanungan. Actually, alam ko na, alam ko na to nga pala, may mention ko sa inyo sa next vlog ko, may mention ko tungkol dun sa technicalities ng inverter. So, inverter, IGBT, something like that. May mention kaya pero next na lang kasi mahaba na yung itong vlog natin. So, nakapokus lang tayo dito sa unit. At saka yung pinanggalingan niya. Okay, pasalamat ako sa kanila na nag-respond sila agad. Nabigyan ako, naliwanagan ako. Gusto ko lang magkaroon ng assurance na IGBT pala itong binili ko. Okay. Okay. Lumabas na. Okay, as per videos, no? Sa mga nakalap natin videos. So, 1/2, pwede na. Nakaprotrude siya na ganyan ng 1/2. Pwede na yan. Okay, huwag niyo na po problema. Eh, nabitin nga pala kanina. Actually, nagkamali ako dapat. Tinanggal ko na to. So, okay, at least na ano natin, nagkamali tayo. So, tinanggal natin as per video. Tanggalin natin. Pero okay naman. Kaya sumasabit kanina, siguro, medyo parang humihinto siya. Check natin ha. Kasi parang humihinto siya eh. So, mga half inch na, pwede na yun. Okay? So, puputuli natin to. And we will have final topic of the day, which is yung testing. So, ngayon, gagawa tayo ng project para ma-determine natin yung performance. Same time, kung di-determine ko rin kung yung transition ko magiging smooth from stick to gasless MIG madali lang. So, kayo na mag-judge sa akin kung mabilis lang o ang trabaho o at the same time pwedeng-pwede sa inyo.